Magandang araw sa lahat. Ako si Randy Noblesa ng Marine Duque State College. Ako ang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura at dating puno ng MSCCA o MSC Kalinangan at Sining. So ngayon na araw ay nais kong ibahagi kung ano ang mga inabot o nagawa ng Museum in Conceptualization na Mimaropa Creative Hub. So sa simula ay nais ko magpasalamat sa pamunuan ng Marine Duque State College sa pagbibigay ng pahintulot na lumahok tayo sa serye ng Museum Management Training na inihanda ng Museo Cordillera ng Universidad ng Pilipinas sa Baguio at sa pagipag-ugnayan sa Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon. So simula noong Oktubre taong 2022, ay matatapos na tayo ngayong Setyembre 2021. At nakatatlong level na tayo ng pagsasanay at ang pinakamagandang kakahinatnan nito ay magkameron tayo ng creative hub o ng museo, hindi lang sa isang site kundi para sa isang region kagaya ng Mimaropa. So para mas lalo nating maintindihan kung ano yung proseso na pinagdaanan ng Mimaropa Creative Hub ay ibabahagi ko ang ilang mga slides at kung may nais na magbigay ng kanilang ambag ay yan ay lalo natin na tinatanggap. So ito yung ating logo ng MSC Culture and Arts. So ngayon ay balik lang sa dating puno nito na si Ma'am Ruby Ann Lantita. So siya din naman ang akin hinalininhan at sinusundan. So pinaupo lang niya ako ng mahigit sa 6 na buwan at ito yung kinalabasan ng MSC Kalinangan at Sining at balik na uli sa MSC Culture and Arts Unit. So yung Mimaropa Creative Hub ay kagaya na nabanggit ay Museum in Conceptualization. So wala pa siyang actual o physical na site. Pero ito ay dumaan na sa serye ng mga konsultasyon sa ating mga kaibigan at mga bumubuo ng mga tagasangguni, mga consultant, mga kasama, mga kapwa na direktor ng Sentro ng Wika at Kultura sa ibang pamantasan sa Rio Mimaropa. So ang ating mission ay para to nourish and cultivate an understanding of and respect for identity, traditions, and heritage of the island peoples of Mimaropa and Southern Luzon as an integral part of evolving national culture. So ito yung binigay natin na mission pero ito ay nabago na at patuloy pa rin nagbabago kagaya ng mga vision, mission, goal, tsaka mga objective ng ating kolehiyo ng Marine Duque State College bago ito maging ganap na pamantasan. So sa simpleng salita, yung creative hub ng Mimaropa ay nais na bigyan ng halaga ang mga kultura at sining ng mga pulo at kapuluan. So para ito sa adikain natin sa araling pang-isla at pang-kapuluan. So island and archipelagic studies. So palagay natin ay ito ay akma sa ating mga pulo at dito sa Mimaropa at kapuluan sa buong bansa. So yung mga layunin naman natin ay di bababa sa 5. Ang una ay para magsagawa ng mga pagmamapang pangkultura at kasunod nito ay magsagawa din ng inventaryo ng pangkultura at ang pangatlo dahil tayo nasa higher education institution ay makagawa ng mga learning materials at sa panahon ngayon ng bagong kadawyan ng new normal ay makapagbigay din ng online at mga maiksing mga kurso na magiging kapakipakinabang sa ating mga kapwa na mananaliksik, mga lifelong learners at mga kapwa na manggagawa sa kultura at
sining. At panguli, makipag-ugnayan sa mga lokal at sa mga pandaigdigan ng mga counterparts. So yun natin mga kaibigan sa ibang lugar kagaya sa Japan o kaya sa Indonesia o sa Thailand at maging sa Europa at sa Amerika ay inaanyayahan natin na makilahok dito sa ating ginagawa na Creative Hub sa Riyong Mimaropa. So ang ating naripaso na mission ay in-identify natin o kinilala, tinukoy sa tulong ng ating mga magagaling na mga facilitator ng Museum Management Training. So kami ay na-assign kay Ma'am Boots Herrera, ang curator ng Ateneo Art Gallery. So kailangan ay matukoy natin kung sino ba ang ating primary na community at natukoy nga na yung mga creatives dito sa Riyong Mimaropa. At ano yung gusto natin na maging posisyon sa susunod o yung lugar natin. So ang napagkasunduan ay para mapaglaan ng espasyo para sa pag-uusap at palitan. So dialogue and exchange. At panguli ay mag-focus sa hinaharap at sa pagbabago. So hindi naman palagian itong ating sitwasyon ngayon. So sana ay matapos na ang COVID pero habang hindi pa ay tayo ay tatanaw sa mas malayo-layo na direksyon sa hinaharap. Pero makita din natin kung ano yung mga sitwasyon natin sa kasalukuyan. So ang ating statement na naripaso ay masumusunod. Education focus, purpose at role responsibility, syempre sa higher education at advanced research. So pangalawa, purpose or reason for existing, bakit umiiral ang Mimaropa Creative Hub para sa mga isla at mga kapuluan natin, mga tao sa isla at kapuluan, o mga island and archipelagic folks or people. At panguli, lean towards societal impact. So saan tayo magagawa ng pagkakaiba? So ng impact. So palagay natin ay sa creative ecosystem para sa mga creative. So para magawa tayo ng akma na kapaligiran para kumita ang ating mga at umiral ng patuloy ang mga kasama natin mga creative. So ganun din yung statement natin sa mission. So ni-revise na natin yan. So ngayon ay we envision a region of creative suitable exchange and find commonality. So ito natin vision. At para naman sa mission ay to foster creative economy in Mimaropa HEIs, nourishing island and archipelagic heritage for creative development. Ito naman yung ating mission. So dumaan din tayo sa proseso ng SWOT analysis. So yung mga sumusunod yung ating kalakasan. So meron na tayong mga sentro ng wika at kultura sa Palawan, sa Occidental Mindoro, syempre sa Marinduque at sa lalawigan ng Romblon. So marami tayong mga kasama mga katutubo na mayroong indigenous peoples knowledge systems at practices. Kaya lang, magkakahiwalay natin mga isla kaya talagang geographically challenged tayo at yun natin logistics ay imbis na magkapag-meeting ay sa Maynila na lang magkikita-kita. Pero ngayon dahil sa teknolohiya ay yan, nakakagawa na tayo ng paraan. At ang ating ethnolinguistic na mga grupo at mga wika ay mayaman, kaya lang ay nagdudulot din ito ng mga clash. Kagaya sa Marinduque, walang IP, pero sa Mindoro, sa Palawan, tsaka sa Romblon ay merong mga katutubo. Pero nakikita natin na may oportunidad dito. So kagaya ng pandemya, so crisis talaga yan, pero meron tayong panahon para sa virtual at online na pagtutulungan o collaboration. Pero kahit nabago yung ating mga prioridad at yung ating budget ay nabibigyan naman ng pabor ang teknolohiya paggamit ng ICT. At ang kinukonsidera natin ng mga hamon o threat ay yan, malapit na ang season ng election pero matatapos din naman yan. At yan nga, wala tayong pondo para sa ibang bagay pero syempre lahat ay nakatuon sa COVID-19. Sa kabila nito ay iniwan na natin yung weakness tsaka yung threats. So pinalitan natin ang aspiration at results. So nakikita natin sa hinaharap
ay magkakameron tayo ng produkto, mga collateral mula sa Mindoro, sa Marinduque, Romblon at syempre sa Palawan din. At proseso, meron tayong platform para sa kolaborasyon, sa resource sharing, kung ano yung meron tayo at kung ano yung kailangan ng iba ay may ibibigay din natin. O sino ang ating mga kliyente o mga customer dito? So local at international na mga mananaliksik at mga nagpupunta sa museo. Paano natin i-distribute? So kagaya ng 29 AM na ginagawa ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. So 21st Century na Art Museum. So lahat sila ay mayroong online, offsite, saka on-site na pamamaraan. So online, sa computer, offsite, wala doon sa lugar, nasa labas ng lugar, pero meron din na doon mismo sa lugar o on-site. So paano natin ito bibigyan ng financial na pangailangan? So sa simula ay internal na funding, pero pwede naman tayo mag-apply ng grants sa susunod pag na-establish na natin ang ating mga sarili. At sa pamamahala, so gagawa tayo ng museum board at makikipag-ugnayan pa rin tayo sa MSC Culture and Arts Unit. So meron naman ang nabubuo, kaugnay nitong Mimaropa Creative Hub ay nagsisimula na yung book nook Marinduque. So meron na yung sariling sustainability team at meron na rin yun board of advisors. So kalahati naman ng board of advisors doon ay kasama natin dito sa creative hub ng Mimaropa. Kaya hindi naman siguro mahirap na mag-transition. So may sariling manual of operation yung book nook, pero meron ng arangkada at nasimulan ang creative hub ng Mimaropa. So sino ba ang bumubuo sa creative hub? So syempre ang inyong lingkod at tayo yung magiging curator at archivist nitong Creative Hub. Pero meron tayong mga kasama at hindi natin ito magagawa na tayo lang. So nandiyan ang mga kasama natin sa Theater Guild at sa organisasyon ng Litera Club. At syempre meron din tayong binubuo na brass band at wind ensemble. At meron din tayong mga kasama sa iba pang mga sektor. At yun yung kasama doon sa book nook Marinduque. So, yung sumunod na yugto ng ating museum training ay nagkameron tayo ng pagkakataon na maging mentee ng mga tagumpay na ng mga consultant ng Museo Cordillera. At ang ating simple payak na pangarap ay magkameron lang ng microsite, maliit lang na website. So hindi pa yung full-blown na website kasi konti pa lang naman ang atin update. So pag dumami na ay maaari naman natin itong i-level up. At mapakita din natin sa pamamagitan ng social media na meron ng nasimulan, meron ng sinasaliksik at pwede nang ibahagi sa mas maraming tao. At balang araw ay makagawa tayo ng dynamic at robust na website. So yun nga, makakatulong to doon sa atin mala 29 AM na mode na online, offsite at onsite na presence. So ano ba ang gusto natin iparating? So ang Creative Hub ng Mimaropa ay maging repository para sa mga taga-isla, sa ating pamana at sa ating material na kultura. So paano natin to gagawin at pag-iibayuhin? So syempre kailangan natin ma-develop ang ating audience. Syempre sarili din natin kailangan natin i-develop yung talento at kailangan makita natin yung ecosystem. Pag-aralan yung market kung saan tayo kabilang at kumikilo sa kasalukuyan. So ito yung ginagawa kanina, yung structure. So ginagawa ng curator ay magplano, makipagkonsulta sa advisory board at makipag-usap sa iba pang mga kasama sa pangkat. Yung Theater Guild sa pamamagitan ng Litera Club ay makagawa ng mga plano na napag-usapan at makapag-ugnay sa mga ibang organisasyon at ibang grupo. At yung ating brass band ay ganun din, makatulong sa pagmamaterialize, pag-execute ng ating mga plano at makipag-ugnayan sa iba pang mga counterpart natin sa Rehong Mimaropa at maging sa labas ng bansa. So
So para sa susunod na tatlong taon, 2022 hanggang 2025, so ito yung ating mga champion at mga kasama. So si Dr. Sherwin Perla sa Romblon State University, counterpart natin na director ng Sentro ng Wika at Kultura. Siyempre si Dr. Arnulfo Villanueva na Occidental Mindoro na nasa banig pa ng karamdaman pero kasama sa ating mga panalangin. At siyempre ang ating kasama na maaasahan sa Palawan State University. So bago pa magkameron ng Sentro ng Wika at Kultura sa ibang lalawigan sa Mimaropa, nandiyan na si Dr. Sylvia Havares. So kahit yung natin cultural education ay sa kanila din tayo nakipag-ugnayan dahil sila ang unang nakapag-offer ng GBCE sa Rayong Mimaropa. So dyan tayo nakipag-interface. So ang ating kagawaran ay siyempre sa Komisyon ng Higher Education ng Mimaropa. So sampu ng pamumuno ni Attorney Aliswag at ni Engineer Sepe. At ang ating goal ay mamanage natin ang ating kasalukuyan na koleksyon at may pakita natin sa iba ang ating naipon at magpatuloy sa pananaliksik at makagawa ng iba pa mga programa, proyekto at mga gawain. So sino ang gagawa? So pansamantala ay tayo at sino ang kasama natin? Ibi nating support staff at kagaya ng CCP na may mga resident groups na binubuo natin pero sana may pagpatuloy ni Ma'am Lantita. So natitira natin na panahon ngayon 2021 para mapaganda ay third tsaka fourth quarter. At kailan ito masisimulan? Ito sa susunod na taon, taong 2022, first quarter at second quarter. So ano yung mga potential na pwede natin na mahikayat na maglaan? So nandiyan ang National Book Development Board, ang Film Development Council, ang lokal na pamahalaan at syempre ang komisyon na lalong mataas na edukasyon. At magkano ang ating inaasahan na budget? Kung kaya na magsimula ng 2 million para sa isang taon, eh bakit hindi? So 500,000 sa isang quarter, sa isang taon ay 2 million, hindi na imposible. Mahirap siya pero hindi siya imposible. So ang ating expected na outcome sa Extramural Study Center, magkameron tayo ng book nook na space. At ito pangarap ni Direk, kaya lang nauna na siya, yumaon na, si Direk Joseph Laban. Magkameron tayo ng Cinematek, hatig ng FDCP. At sa pagtulungan sa MSC Learning Resource Center, nakasama natin sa sustainability team si Ma'am Arlene Rualo, ay magkameron tayo ng exhibition space din dyan sa Buwak Campus. O meron sa Mugpog at meron sa Buwak. At makagawa tayo ng mga proposal, concept paper at makakuha tayo ng suportang pampinansya, makapagbigay ng aliw sa ating mga kababayan at mga kasamahan sa Mimaropa. Ano yung impact na iniisip natin na pwedeng masukat na kalitatibo at kwantatibo ay yung bilang ng mga patron natin at yung mga natutulungan natin ng mga creatives o mga artists at kung sino natin mga naaabot na audience na masaya naman sa ating mga nagawa na pagtatanghal. At sana magawa din tayo ng mga publikasyon para sa lokal, sa regional at sa pambansa na mga silid aklatan. So paano natin mamamonitor? So sana kahit mid-year lang, every 2 quarters, masyadong matrabaho pag buwan-buwan o 2 beses sa isang quarter. So tuwing March lang at June o kada 3 buwan yun natin gagawin. So ang sumunod na ay September tsaka December. Kaya ngayon September natin ginagawa at yun siguro near end natin ng December ay makakapag-ulat tayo ulit. So by quarter, yung unang quarter yan, bigyan ng kapasidad yung ating mga staff. Yan, nagawa naman natin yan. Nakapagtanghal at nakapaggawa din tayo ng mid-year na review at konting pagpaplano. Kaya lang nagkameron ng mga pagbabago. Kaya ng third quarter, na-execute pa rin naman natin yung tertulyang pangwika. Nakalahok naman tayo sa history month at makikilahok din tayo sa gallery at information services month sa darating na Oktubre.
So sa huling quarter ay sana makagawa tayo kahit maliit lang na exhibit tungkol sa pagbabago ng MSC papunta sa MARSU o Marinduque State University. So by year naman, sa susunod na taon, baka meron na tayo ng physical na storage dyan sa MSC Extramural Study Center sa Mugpug. At masaliksik din natin yung pinagmula ng pangalan ng Mugpug, yung Maapug, at magawa natin yung diksyonaryo na ginagawa ni Ma'am Rosalinda Castro, yung Mugpug Henyo, at ma-exhibit natin yan para makita din ng iba. At sa darating na 2024 ay magkameron tayo ng on-site na exhibit at sa library at learning center natin makikita yan. At sa 2025 ay kompleto na natin mula Masat hanggang Marso. So magkakameron tayo ng iba't ibang gallery para sa Marinduque School of Arts and Trade, para sa Marinduque Institute of Science and Technology, hanggang sa maging Marinduque State College at maging ganap na pamantasan na Marinduque State University. So ito yung natin unang palapag sa Barangay Kapayan. So dito ang site natin para sa Buknok Marinduque. At ginagawa pa naman. So baka yung itaas at may lupa naman tayo magawa ng cinematic. So bakit hindi? At sa main campus sa MSC Library and Learning Center, magkameron din tayo ng isang gallery muna siguro at makamadagdagan pa kung pagkakalooban. At magiging bahagi ng ating LUDIP o ng Land Use and Development Investment Plan na pang 10 taon. So sana ay maisama sa mga plano at hangarin ng ating administrasyon. At muli, nais kong matapos sa pasasalamat sa tatlong antas ng pagsasanay mula sa Museo Cordillera, sa Museo Management Training, at ang huling bahagi nito ay pagdidesenyo ng mga museo para mabigyan ng buhay ang mga exhibit. So magkita-kita tayo sa Rehiyong Mimaropa at sa iba pang lugar, online man o offline, on-site o off-site. So maraming salamat at mabuhay ang Rehiyong Mimaropa. Mabuhay ang Mimaropa Creative Hub.